Magandang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Usapang transmission po sa overdrive at yung wala overdrive. Yung sa akin po, meron pong overdrive. Katulad po nito, yung pinipindot po dito. Pag naka-off po yan, naka-ilaw. Pag naka-on, yan, wala pong ilaw. Yung overdrive po, hanggang tersera po yan, hanggang third gear pagka naka-off. Pag naka-on, hanggang 4th gear and up, depende po sa transmission ninyo na automatic. Sa ibang sasakyan po, meron pong drive and manual lang, D and M, hanggang 10th gear po yon. Andito po, meron po silang extension ng cambio rito sa manibela, yung negative and positive, hanggang 10th gear po yon. Pag nilagay nyo po sa M, manual, pwede po kayo maglaro ron hanggang 10th gear. So huwag nyo pong kakalimutan na ibalik po sa D, kasi kung naka-segunda lang po, all the time, segunda po, masusunog po yung transmission nyo pagka ganun. Sa ibang sasakyan po, merong D lang. So, wala pong maishi-shift kung ganun. Sa iba po, may economy mode, pinipindot po yun, tsaka power mode para lumakas po, bukod po sa manual shift. Yung sa akin po, naka-design lang po ng D, D2, tsaka L. So, usually sa umaga po, ina-advise ko po sa mga bago pong nagmamaneho para maingatan po yung sasakyan natin na tumagal. Kailangan painitin natin ng konti yung makina bago mag-aircon. Tsaka pag-andar natin, syempre naka-park po yan. Yan. Papakita po natin naka-park. And then, re-release po natin yung ating handbrake. Pwede pong laruin sa manual po yan para po magamit po yung L natin or yung D1, na parang nagmamanual po tayo magmaneho. Ayan. Na naka-off ang overdrive muna. Ayan. So, paandarin natin ng konti. Dito po ako rin sa gas, naisip ko lang po dahil marami pong nagme-message po sa atin na makapag-upload pa po ng ibang ideas. Kaya natutuwa po ako, kaya patuloy po akong gumagawa ng video. Ayan. Lalo kung ang bahay ninyo, yung papanik ang karsada, dapat lo muna sa umaga. Ayan, ba, umaandar na. Ramdam ninyo kailangan i-ship, baba nyo po sa dito. Ayan. Sa umaga po yan, ha, para nagagamit din po yung ibang cambio. Kung alam ninyong kaya na, baba nyo po sa D. Ayan, hanggang tercera po yan. Tapos kung nakita nyong nararamdaman ng makina na okay na, pwede nyo pong pindutin itong overdrive on. Yan, para mag kwarta po. Yan, tuloy-tuloy po para tipid din po sa gas. Nandito po ako ngayon sa ETSE. Pagka halimbawa ang gusto nyong bumuelo, bawa, overtake kayo, off nyo lang po yung overdrive, pababa po yan ng tarsera. O yan, o may power po. Tapos balik nyo lang uli sa on para tipid po sa gas. Yan. So yun po ang paggamit po ng overdrive. Ginagamit din po yan pagpababa para hindi po hirap ang preno tsaka ang ating transmission. Tulad yan, halimbawa pag engine brake po ako, papakita ko na ngayon para isang sulit na lang, i-overdrive off ko po yan. So, bababa yan ng isang gear. Yan. Kung pabulusok talaga, pwede kong ibaba ng dito. Yan. Dito ko. Alalay ko lang ang preno. Yan. Bumabagal po siya. So, oh, kung talagang pabulusok na pabulusok, pwede nyo pong ibaba ng L. Pero nakuha po ang overdrive niya. Oh, di halos huminto na po tayo. E, kaya lang, nasa EDSA po tayo eh. Pinakita ko lang po kung paano ginagamit ang shifter ng automatic transmission at ng overdrive on and off. Sana po mag-subscribe po kayo sa channel ko po sa YouTube, Jetro Ramirez, PX200 Transporter. Ingat po lagi sa pagmamaneho. Ka Jetro po.